Hi, I'm Master Feng Shui Ang. I'm a Feng Shui Expert. Nandito ako sa Urban Loop Condominium. Samahan niyo ako ngayon sa pagbisita sa mga unit. Ipapakita ko sa inyo at ituturo ko sa inyo kung paano natin gagawin positibo ang mga unit natin. Sa pagpasok ng 2021, Year of the Ox, ang element na meron tayo ngayong taon na ito, 2021 is under metal. And since Ox is under earth. So itong taon na ito, magiging maswerte tayo kung mag-iingat tayo sa bahay natin. Walang negative tayong sasabihin sa mga bahay natin. Dapat lahat ng sasabihin natin ngayon sa bahay natin is positive. At ngayon, since itong taon na ito is metal, kailangan balanse ang mga elemento na meron tayo sa bahay na ito. So tutulungan namin kayo according sa 5 elements na meron tayo: metal, water, wood, fire, earth. Sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga bawal o ano yung mga magaganda na pwede natin gawin para sa taong ito at sa darating pang maraming taon para maging positive ang mga bahay ninyo. Samahan niyo ako at tingnan natin ang mga bahay na ipapakita namin sa inyo kung ano yung mga dapat natin gawin at ayusin. Okay. So sa pagpasok ko ngayon sa unit nito, okay? So ang nakikita natin, nandito yung mirror, saka nandito yung CR. Okay lang to. Okay? So okay lang to. Yun nga lang, pagka may mga painting, huwag natin tatapat yung mga painting sa mirror. Okay? Lalo na pag mga wall clock, hindi pwede. Bawal. Tapos dito naman, since, okay, ito okay to. Medyo pagka meron tayong mga ganito, medyo ilalayo natin sa tubig. Okay? Pero ito, okay na ito. Pagka let's say ganito ang ano ninyo, ang stove ninyo. So ilalayo lang ninyo sa water. Ito, okay to. Wala akong makitang negative dito. Ngayon, ang wall clock, huwag nyo itatapat sa tubig. Negative yan. Magkikreate yan ng negative. Ito, no, kung may iba, kasi may mga nag-iba, naglalagay ng wall clock malapit sa door. As much as possible, hindi dito. Pwede tayong maglagay siguro kahit dito o kahit dyan. Okay? So, mas maganda, iniwasan natin na malapit sa tubig at sa door. Dito naman, sa sala, okay naman ang TV. Okay din naman yung nagawa na dining kasi na-adjust naman to. So wala naman akong makitang problema. Depende na lang sa kung anong ilalagay ninyong mga figurine. Okay? Para magmukhang positive. Okay? Ang bulaklak naman, yung mga flower, no? As much as possible, huwag kayong maglalagay ng mga plastic na flower. Kasi iniiwasan namin yan. Kasi baka mag-create ng negative. Okay? So, tapos din, kapag maglalagay kayo ng mga figurine, as much as possible, huwag kayong maglalagay ng mga matutulis na mga bagay, no? Katulad ng mga, let's say, may mga kutsilyo, ginagawa nila, nilalagay nila dyan. So, marami kasing painting na matutulis. Kaya, as much as possible, huwag yun ang piliin ninyo. Tsaka yung mga matitinit, indoor na mga buhay na halaman, huwag matitinit, okay? Ito yung sinasabi ko, yung mga ganitong timbo, okay? Medyo pagka hinawakan nyo, para sa akin, matulis, ito yung mga bawal, okay? So, pero ito, yung mga ganitong figurine, okay sa akin to. Okay. Okay, dito naman sa living area, positive naman sa akin, okay? Maganda naman yung ilaw. Basta mga ganitong light, positive sa akin. Yung painting, okay naman sa akin. Pero mas prefer ko kapag ang painting, mga mas matingkad na kulay para bumabagay dito sa living room. Medyo ingat lang kayo dito sa mga painting. So, kailangan mas medyo buhay ang kulay. Okay? So, ito naman, ito, let's say, no, ito yung sinasabi ko na yung mga matutulis, ayan, no, ito, kailangan palitan to. Kailangan mas buhay.
Okay? So maglagay tayo sa living area natin ng mga bagay na medyo positive. Okay? Yung mga magaganda. Yung mga medyo colorful. Para mas buhay yung living room natin. Hindi natin kailangan ng mga malulungkot na mga bagay na ilalagay natin. May mga kulay naman ng black na buhay. So, kailangan ingatan lang natin pag maglalagay tayo. Huwag masyadong puro lahat dark, white. Kailangan balanse. Kailangan pumili din tayo ng mga dark blue. May mga dark blue na bumabagay sa living room. So, ganun lang kadali. So, guys, ingat lang pagdating sa living room. Okay. Ngayon, samahan naman ninyo ako. Paakyat tayo. Dito, sa stair nito, kailangan, tatandaan nyo ha, ingat lang po kayo pagdating sa stair, no? Meron tayong tinatawag na oro, plata, mata. Oro, gold, plata, silver, mata, dead. So, ngayon, nandito tayo para ipakita po sa inyo. Para nang sa ganon, mag-ingat kayo. Pagkukuha kayo ng mga unit, tingnan nyo mabuti kung saan ba mag-e-end yung stair ninyo. Kung sa mata, o sa plata, o sa oro. So, ngayon, ito yung papano pagbilang, no? Ito yun. So, unang step, oro, plata, mata. Oro, plata, mata. Oro. So, nag-end tayo sa oro. So, means gold. So, okay siya. Basta, as long as nag-e-end sa oro, plata, okay yun. Huwag lang po sa mata. Kasi yung oro, gold. Yung plata, silver. Yung mata, dead. So, wag na wag tayo kukuha ng isang unit na mag-e-end yung stair sa mata. So, ngayon, since ito yung bedrooms, okay? So, tandaan ninyo ha, wag tayong maglalagay ng mirror na malapit sa stair. Yan, negative yan. Hindi namin gusto yan. So, as much as possible, walang mirror na malapit sa hagdan. Okay? Tapos ngayon, pag nasa bedrooms tayo, as much as possible, walang mirror sa loob ng kwarto o sa bedrooms. Bawal. So, okay, positive naman sa akin yung kulay ng bedrooms. Lalo na kung ganito, no? So, hindi, ang bedrooms kasi as much as possible, huwag masyadong malakas ang ilaw. Kasi pag nasa bedrooms tayo, ang intention natin is magpahinga. Kaya as much as possible, light lang yung color. Mga dim light. Para na sa ganon, mas madali tayong makapagpahinga. Kasi pag malakas ang ilaw, dapat sa sala. Okay? Sa dining, pwede yon. Pero pag sa bedrooms, kailangan na medyo malamdam lang po. Ngayon, tingnan nyo, no, may mirror dito. Tapos nasa bedrooms tayo. Tapos, ang mirror natatapat sa door. Okay, bawal po yan. Pagkatapos, isa pa sa mga problema natin, nasa loob tayo ng bedrooms. Okay, nandito yung tatlong negative. Number one, mirror. Number one, stair. Tapos nasa bedrooms tayo. Ito yung pang number three. Na nandito sa loob yung salamin. So, dapat as much as possible, iwasan natin kapag nasa bedrooms tayo, walang mirror. Okay? At huwag nating tatapat ang mirror na malapit sa stair. Kasi bawal po yan. Ngayon, pagdating naman sa bed, kung pipili kayo ng bed sheet, saka ng mga pillow, yung mga punda, as much as possible, huwag kayong masyadong pipili ng mga black color. Ito positive sa akin to, itong red. Pero yung black na pillowcase, huwag po kayong pipili ng ganun. Kasi sa amin, kasi negative kasi sa amin ang pillowcase na kulay black. Pwedeng red, pwedeng blue, any color except black. Kasi pangit kasi kapag natutulog tayo, tapos ang ulo natin nakapatong sa itim. So ngayon, ipapakita ko sa inyo ang mga pampaswerte para sa mga unit. O kahit sa bahay. Okay? So ngayon, umpisahan natin. Ito, pwede kayong magsabit ng ganito sa main door. Okay? Pwede rin naman ganito. Okay? Ito, sa Chinese onglay. Okay? Tapos fish. Para maganda ang pasok ng swerte. Since marami nangyari hindi maganda sa
taong 2020 at 2021. Ito ang pinakamaganda para sa taon. So, kung bibili kayo ng hanging, okay, sa mga taong nakatira sa bahay, as much as possible, huwag na kayo bumili ng mga zodiac sign na hanging na may kasamang pineapple, may kasamang fish. Dapat bumili kayo diretso na para nang sa ganon, pagka nilagay sa bahay, hindi affected sa mga ibang nakatira. Pero pwede rin to sa loob ng bahay. Ah. Okay? Sa loob, kahit sa living area, kahit sa dining, pwede to. Ngayon, huwag lang kayo maglalagay ng mga ganito sa kwarto. Bawal. Pwede rin naman kayo maglagay ng Buddha. Since sinabi ko naman sa lahat ng mga guesting ko na ang Buddha ang pinakamagandang pampaswerte para sa taong ito. Kaya maglagay po tayo ng mga Buddha. Lalo na pagbagong lipat sa bahay o di kaya unit. Sa mga unit ninyo, pwede tayong maglagay ng bagwa. Yun ay kung allowed kayo maglagay pag nagpaalam kayo. Kayo, kapag hindi naman ninyo pinayagan, pwede sa loob ng pinto. Okay? Yun nga lang, itatapat nyo ng ganyan. Okay? Para kumbaga sa ano, nakaharap sa pinto. Meron naman tayo na kapag ang unit ninyo nagkatapat sa pinto ng ibang pinto, eto, evil eye. Okay? So, pwede nyo ilagay ito sa loob ng pinto ninyo na doorknob. Para na sa gano'n, makontra yung kabilang pinto. Ngayon, ito ang pinakamagandang pwede nyo ilagay sa loob ng bahay ninyo. Itong mga ganito. Okay? Sa living area, dining, ito ang Buddha. Huwag lang po tayo maglalagay nito ng mga pampaswerte sa bedrooms. Pag sa bedrooms mo, ang kailangan nyo ilagay is ulo. Okay? Ulo. Walang pampaswerte sa bedroom kung hindi ito lamang. Okay? Hindi Buddha, hindi pechay. Ito. Kaya huwag kayong maglalagay ng sobrang dami pampaswerte sa bedroom. Bawal. Ito lamang po. For good health. Ulo. Okay. So, pagdating naman po sa mga dining area ninyo, ito po. Pechay. Para maging masagana ang pasok natin sa taong ito. At saka sa darating pang maraming taon, kailangan po meron tayo pang paswerte na laging pechay. So, maswerte po ito. Okay. Ngayon, kung gusto natin maging maswerte ang taon natin at makaiwas sa mga negative, okay, lalo na yung mga taong pinanganak ng dog, horse, goat, at dragon, itong taon nito, sila yung mga affected. So, ngayon, para makaiwas, para walang mga negative na dumating sa buhay ninyo at para hindi rin affected yung career ninyo, maglagay kayo ng tai sui o tai su. Kasi yung iba, tawag nila tai sui. Yung iba naman tai su part. Ito. Yes. Saka ito, mga keychain. Ito. So, pinaniniwala namin na pag may tai sui kayo o tai su, mapoprotektahan kayo. Ito parang card ito eh. Parang ATM card. Okay? Matigas, pero lalagay sa wallet. Okay. Sumunod naman, okay, para maganda ang pasok ng swerte natin, pwede kayo magsuot. Sabi ko nga, salubungin natin ang taon natin na meron tayong mga Buddha. Okay? So, pwede kayo magsuot ng mga necklace ng Buddha para maging maganda ang swerte natin ito. Kasi ang Buddha ang pinaka maswerte para sa taong 2021. Kasi tingnan nyo, ang dami nangyari sa atin, hindi maganda. So, kung Buddha ang susunod nyo, pagtingin nyo pala masaya. So, wala kang makikita ang mga lucky charm dito except Buddha. Siya lang yung nakangiti. So, ibig sabihin nito, mas magiging positive kayo. Okay? Tapos, maglagay din kayo sa bahay ninyo ng inviting lang na nakatapat sa door. Ngayon naman, para may magagamit tayong pampaswerte pag nasa loob tayo ng unit natin, kasi pinaniniwala natin na hindi lang naman ito lang ang pampaswerte para sa bahay, pati na rin sa mga tao na nagtatrabaho at nagsusumikap at sa mga tao na nakabili ng mga unit at gusto niyo mas lalo kayong swertingin at maging maswerte ang bahay ninyo, kailangan maglalagay din po tayo sa katawan natin ng mga lucky charm. Pero tandaan nyo ha, ang lucky charm ay para sa mga tao masisipag, hindi sa mga tao tamad. Kaya huwag nyong asahan na
yayaman kayo kung hindi naman kayo kikilos. Kaya guys, tuturuan ko kayo ng mga pampaswerte na pwede niyong isuot yung practical naman. Okay? So guys, unahin natin ang abacus. Pag gusto niyo talaga na maging maswerte kayo, lalo na yung sa mga nagtatrabaho sa corporate, o kahit yung mga nagninegosyo, kailangan meron kayo sa bag na abacus. Okay, pampaswerte to. Next, mga lucky points. Maglagay din kayo sa bag nito. Kung ayaw niyo ng abacus, lucky coins. Kasi money energy. Okay? So, ngayon, para naman sa mga tao na lumalabas ng bahay, medyo lapitin sa aksidente, maglagay kayo ng mga keychain ng bento. Ulo. Hindi lang sa bedrooms. Okay? Meron din tayong mga bento. Ulo. Ngayon, may mga bracelet tayo, guys, na pwede nyo isuot. Ito, cat eye with evil eye. So, para maging protected kayo. Para sa mga good health naman, Jade. Okay. Mantra bracelet. Okay? Ang mantra bracelet ngayon, found ito maganda. Okay? Kasi, para siyang, talagang prayer siya. Okay? So, maganda lang magsuot ang mga tao ngayon ng mantra. Para sa mga babae naman, nandito na po lahat. Okay? May Buddha, may mantra, may rhino, may fortune bag, tapos may fish, may mystic na, nandito na lahat, all in one. So, ang mga babae kailangan may suot ng mga ganito. Kung bibili kayo ng mga lakit siya, ingat lang po. Tandaan ninyo ha, marami ang mga nananamantala o nagte-take advantage. Kasi nga, alam nila na lahat ng sinasabi nila ay paniniwalaan nyo. Pero konting ingat lang po, walang manloloko kung walang nagpapaloko. So, ganun lang po. At saka ang pampaswerte para sa mga masisipag sa lahat ng mga gusto mo may ma-achieve sa buhay. So, ganun lang po. Thank you, Honeycomb Builders, for inviting me. This is Master Feng Shui Ang. Thank you. Tandaan niyo lagi, ha, ang swerte tayong gagawa. Sa mga lahat ng mga gustong maging positive ngayon tong taon neto, tandaan niyo, walang malas sa taong masipag. Kailangan lang talaga kikilos tayo para sa taong ito. Okay, salamat po.